ngayon, magte-test ako ng isa sa ginagamit kong clay, ang Clayqueen. Meron ako ditong binake ng dalawang group. Ang isa ay binake ko ng 20 minutes under 130 degrees Celsius. Sinudod ko yung baking temperature na nakalagay dito. At itong isa naman ay binake ko ng mas matagal. Binake ko siya ng 40 minutes. Gusto ko kasing malaman kung mas okay bang i-bake siya ng mas matagal o hindi. At ito yung ginawa kong sample para i-test. Meron ditong makapal at manipis. Itong makapal, ito yung number 1 sa pasta machine ko. Kung wala naman kayong pasta machine, pwede kayong gumamit ng cards. Kung may Uno cards kayo sa bahay o kaya yung mga anumang playing cards. Ang katumbas nitong number 1 ay 7. 7 cards ang katumbas niya. Para malaman niyo kung gano'ng kakapal itong itetest ko. Itong manipis naman, isang card. Ganun siya kanipis. At ito namang spiral, ginawa ko siya para represent siya sa buhok na ginagawa ko sa mga shibidal ko. Ayan. At umpisahan na natin ang pag-test ng flexibility nito. Itong number 1, i-bend natin at titignan natin kung mag-break agad siya. Okay. Flexible siya. Para siyang rubber. Try natin sirain. Okay. Tingin ko hindi ko siya masisira. Para siyang rubber. Ayan. Ito yung 20 minutes. Try natin yung 40 minutes kung mas matibay. Tingnan din natin. Okay naman. Try natin sa kabila. Oops! Ayun. Nag-break. Ang naano ko lang, mas mahirap siyang i-bend kesa dito. Parang naging mas malutong itong pagbibake ko ng 40 minutes. Nasira na siya. So, mas okay pag ganito kakapal, i-bake lang ng 20 minutes. Ayan. Next natin, yung manipis. May flexible. And ay, durable naman siya. Para din siyang rubber. So, okay din siya ng 20 minutes. Ito namang isa, 40 minutes. Then natin. Flexible naman. So, nagkaroon siya ng, ayan, nilamat na siya, parang pwede na siyang masira. Parang malutong talaga pagka mas matagal binake. So, ito namang spiral. Tingnan natin kung mas okay yung 20 minutes pag sa ganito. Okay, flexible. Parang rubber din. Oops, may lamat. Ayun, nagkaroon na siya ng lamat.
try natin itong mas itong 40 minutes kung mas matibay. Flexible. Okay, try natin i-break. Hindi. Matibay. So, mas matibay itong 40 minutes na spiral kesa dito sa 20 minutes. Yan natin i-stretch. Nakikita ko may mga lamat, pero mas tingin ko mas matibay itong 40 minutes na spiral kesa sa 20 minutes. Hindi naman siya mas makapal. Tingin ko pareho lang silang dalawa ng kapal. Mas flexible. Hindi pa siya. Ayun, hindi nakita na akong crack. Okay din naman itong 20 minutes. So, sa tatlong sample, mas okay yung 20 minutes kesa sa 40 minutes pag sa ganito kakapal. Pati dito sa mas manipis. Mas okay to kasi para mas rubber siya. Pero itong spiral, okay siya ng 40 minutes. Kesa dito sa 20 minutes. At yun lang para sa video na ito. Kung gusto nyo ng mas rubberized na output, kung Clayqueen ang gagamitin nyo, mas okay i-bake lang siya ng 20 minutes. Huwag nyo na lang siya i-bake ng mas matagal kung gusto nyo ng ganong output. At itatry ko din to sa iba ko pang ginagamit na clay. X-clay. Abangan nyo na lang sa aking next video. Bye-bye!